Hello, sir. Dandro. Hello, sir. Welcome. Kumusta po? Mabuti, welcome. Pasok kayo, pasok ka na. Hello, ma'am. Kumusta po kayo? Nice meeting you po. Salamat sa pagpunta. Thank you po. Eh, nung tinext ko po kayo, ano lang yun, long shot lang yun eh. Tapos naman ako, ah, sumagot po kayo. Kumain ba kayo? Kumain na kami. Kumain na kami. Ah, okay. Tsaka ano po, na, ano po, okay sa inyo? Adobong kalabong. Oh, hindi po kami masela. Tsaka po, ano eh, ito po, dili kasi dito, tapos yung basoy. Basoy. Yung, ano po, parang, Miss one na may, ano to, parang, hindi siya, actually, laman loob eh, hindi ko po madisen. Pero kalabaw din siya, kasi dito po yung slaughter ng kalabaw. Ah, okay. Hello, Sophia. Sir, saan po kayo? Sa state o kayo galing? Hindi, sa Europe. Ako nakapunta. Ah, Europe. Pa, ano po kami? Balik. Switzerland, Italy, France. Oh. Germany. Ganda. Hindi, dito lang po. Hindi, sir. Ikaw po dyan. Hindi po. Bisita ang kabisera. Ibabas ako ng viewers pag upo ka dyan. Babas ka ba? Ganun ba? Babas ba? Babas ako pag nakita. Ito, ito yung basoy yung tinatawag. Oh. Wala naman limit, wala naman restriction. Oh, I see. Okay lang po sa inyo. Oh, wow. Opo, wow. Ah, parang dinuguan. Parang battery. Pero may miswa, no? Light. May miswa. Tapos soup siya. Battery siya direct. Parang ganun. Tapos po, nagpakulong po ako ng talong. Si Rino. Hello, sir. Nangapong po. Bali po. Si Rino po. So, yung sinasabi ko po sa inyo, lumaki na 14 years old, no? Oo. Oh. Wala siya. Hindi mag-work ang farm. Sige. Sige po. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tingnan natin yung bangka-bangka kasi yung sinasabi mo kay Mr. Bad, dun talaga yung bangka-bangka talaga ang kilala sa Luzon. Ito po, Barangay Marabilia po ito eh. Opo. So buong nagkarlan may lansones po siya. Halos. Ay, sa itaas ba? Meron din? Meron din. Pero ito pong bangka-bangka, pag, actually sa Divisoria, bangka-bangka, tsaka yung, ano po, minsan yung pangalan ng daddy ko, pag nakasulat sa box, hindi pa na ibababa, ubus na. Ano pong pangalan ng daddy niyo, ma'am? Lodi, yung father ko po. Eddie yung mother ko. Si ang daddy, ang father ko po ang maglalansanis talaga. Ayan. Sorry. Si Ma'am Esel. Oo. At saka si Sir Sandro po. Binata sir, pa siya. Yung sir niyo, Fermo. Yung sir niyo, sir. Santos. Ah, Santos. Mm. Kay Ma'am, ang ano? Ako po ang Formulosa. Formulosa. Tapos, ang sa mother ko po, Dorado. Mm. Ito yung mga native. May native din. Ito, mga native, pero hindi yung pitasin eh. Ah, okay. Ayan, oh. Ayan ito. Ayan, native, pero hindi pitasin. O, game na daw. Sa duko. Hello po. Last picture. Ayan. Ayun. Dito ito masarap eh, kwentuhan, lokohan, masaya dito. Kahit yung mga kapatid ko po ng lalaki, gustong-gustong. Dito. Ano kasi masaya eh, walang problema dito. May karga ba kayo?
Ito po yung native. No, native. Ilan taon na tong puno na to? 30 years. 30? Oh. Yung ganyan kaliit po? Oo. Seedling sa mula. Itong nasa likod mo, no? Mga lamang ito, mga 40. 40 years. Grabe yan, oh. Tibay pala. Tsaka pag maiisip mo, di ba no, ang kilala po talaga nung araw, Mr. Badi, sa Paite. Apo, Paite. Apo, apo. Pero hindi ko alam, from my point of view lang, baka hindi na sila nag-replenish ng mga trees. Ang father ko po, nung, kasi ang, sa side ng mother ko, binibili pa lang ng parents yung lupa. Sinasabi na daw nila kung kaninong anak ipapamana. So, nung umuwi po yung father ko nga, yung mga parents ko sa galing from States. US, oo. Ang yung mga mana po ng mami ko, tinaniman na ng daddy ko. So, itong mga karamihan sa hinaharvest namin ngayon, tanim na po ng daddy ko, hindi na noong galing pa sa lolo. Sa mga lolo. Meron pa rin, no? Di ba? Meron pa rin. Yung native parang kahawig ng longkong, oh, yung paano siya nagkumpul-kumpul. Ang oh, kasi ang duko, hindi ka talaga makabuo ng buwig. Oo, oh, parang pag ganun siya. Ito, buwig-buwig. Kaya lang, ang mas matibay yung longkong kung kukumpara mo. Dahil native talaga siya sa atin. Oh. So, mas kaya may selan ang pagpuwa. May skill sila. Oo oh, po. Kasi kung hindi, laglag lahat eh. Pag mali ang hawak mo, bagsakan lahat, hindi kala ka na makukuha naka nakadikit sa stem, no? Yan yung binabanggit ko nung nandun tayo sa bayan. Yes po. Na skilled ang mga tiga. Lalansa. Magpuputi. Magpuputi. Magpuputi meaning yung mag-harvest. Nangunguha yung kumukuha. Mamimitas natin. Mamimitas. No? Tapos hindi niya lahat pipitasin niya, pipiliin lang po niya. Yung buwig na... Alam mo nila yung hinog. Hindi kami kumuha ng hindi hinog. Pag hilaw, babalikan niya. Kahit matrabaho, after 1 week, after 2 weeks, babalikan. Babalikan. Hindi, kasi quality control importante. Tsaka yes, masasayang ang lansones. Pag kinuha mong hilaw, hindi na yung nahihinog ba. Pag pitas mo, hindi ka to na ibang prutas. So, sayang. Tapos kaya pili rin kung sino yung mamumuti kasi trained na. Hindi yung basta kuha ng kuha. Yes, sir. Dahil masisira din sa konay. Sa Divisoria, sa bodega namin. Oo. Bodega nyo kayo hindi rin? Hindi sa amin. Bali yung kapartner yun talaga. Ah, yung buyer nyo. Kumbaga parang family. Kuha na yun eh. Family. May family relationship na. Oo, nung araw pa kasi. Kasi mula doon sa father ko, yung gumawang parin-law ko. Yes po. Nagbubodega na talaga ron. So, ang pinimintay niya quality. Usually, ang yung bodega doon is ang for import ng mga fruits. Kaya lang naging tradition, tsaka parang family history na yung history. So, lansones kinukuha nila. So, ilang pulad niyang mamumuti? Bali ngayon ang mamumunti namin anim sa grupo. Oh. Per location po 'yan. Hindi, yan sila umiikot. Ah, lahat iikutan niya lahat ng locations. Kasi may kasi minimintay namin yung anim lang para train na rin. Tapos hindi yung iba-iba yung grupo. Para sila lagi. O pag makita mo pag mayroong iba, kinupo kahit ilang. Yung quality control, babago. Ah, wala siyang hawa. Ano lang talaga? Kamay lang yung pang ganun niya? Meron siyang karit. Pagka yung magandang buwig, kakaritin niya para buo. Para buo. Pero pagka yung kaya ng kamay, kamay lang. Pero may technique din para hindi malaglag lang. Ilan lang yung hulog. Pag ako nangawa niya, hulog lahat yan eh. may baltic madaming, no? Ano ba yung baltic? Yung may... Mayroon pang may green, may hinog. Okay. May hinog, may hilaw doon sa buwig. Hindi ko kunin yan. Hindi ko kunin yan. Maghihintay pa. Katulad niyan. Yun, may... Ihintay pa yan. Hindi pa kukunin. Babalikan na lang yan. So, trabaho, akit ulit sa susunod. Pero, hindi naman kasi namin sinasayang. At saka yun ang tradisyon eh. Ng kahit ng mga bayanan ko. Na hindi tayo mag-imitas ng hilaw. Mm-mm.
Ang galing niya. Yun lang din tali niya, yung pang-suporta niya. Ngayon yung sinasabi niya dati na nung malalaking puno, wala nang babaan sa kabilaan, tsaka walang hagdan. Tali lang. So yan, lilipa na sa kabilang puno. Grabe. Ayan, o. Buo. Pa isa-isa nang nalalaglag. Ayan na. Hindi maiiwasan. Meron. Tingnan natin talaga yung harvest niya, sir. Tapos pagkatapos niya, pipiliin pa yan. May tigapili pa. Ayan. Pwede naman. Ay! Oh my God, ang laki ng ito. Oo. Naring. Malanggam. Native. Ganda rin. Ano, Dad? Pero ito po, Mr. Bad, yung pinakapangit na harvest ito daw. Ah, ito po pinakapangit, ma'am. Last year, maganda po. Okay. Bakit ko po kaya, ma'am? Dahil siguro sabi ng kapatid ko sa init. Sa init. Yung hangin. Kasi di pa pollination. Ah, okay. So, depende sa hangin. Kasi nga, minsan dito maganda, sa kabila maganda. Depende sa hangin ng dala ng pollen. Ganyan natin. Pipilihan pa nila. Matamis din. Tamis. Ay, balasa ng native. Iba, diba? So, ito native lang na, tapos doon tayo tapos. Mainit. Direk, napipili mo ba? Hindi, alam ko lang masarap. Kasi ako hindi ko na pa nadidistinguish eh. Ano mga nalalaglag na to? Pwede kainin, di ba? Yung bumabagsak na ganyan. O basta lang po, hindi na putok. Hindi putok. Bignay. Ah, native na bignay. Native na bignay. Masarap native. Ang native may asim ng konti. Mm. Siya, gusto niya native. May asim siya. May konting asim, pero yung tamis ba? Yung panghulis, tamis. Diba? Dito yung duko. Puro tamis lang. Tamis naman, o. Asan po yung 100 years? No, ito, 100 na ito na. Yan, 100 years. Ito, 100 years. Ito ang 100 years. Native. Wow. 100 years na lansones na native. Paadami yung bunga rin, o. Oh. Ayan, bunga niya lahat yan eh. Gantaas. Mga siguro to, no? Isang linggo pa, no? Isang linggo pa bago natin balikan yan. Ah. Kasi may baltik pet. So, ilang balik po bago maubos ang depende bunga? Depende po eh. Depende. Pang ilan balik na to, no? Pang dito sa pwesto. Apat na. Ah, ganyan pa rin kadami. After four harvest. Oh, okay. Pakitaan nga natin ng harvest dito sa 100 years. So, compare daw sa'yo kay Doming, ah. Sino mas magaling? Doming. Parang si Titeng ang nagiging lead ng... Kasi kailangan teamwork din sila eh. Grupo. Tsaka dapat magkakasundo rin sila. Hindi, nasasabi ko kay Badik Simas na yung grupo. Kasi... train na pati kung sino ang mga quality. So, lalagpasan nila kahit sa tingin mo hinog na, pero ba't nilalagpasan? Dahil meron pa mga kasamang medyo mabirte. Konting green. So, babalikan pa after saka, few days. Ano, unaware sila na pag-uusapan na rin nila. Yung parang si Rino, sasabihin, hindi mo na yan. Yung ganyan. Coordinate. Hindi nila sinasabi, pero coordination. Ang bilis niya umakyat. Unahin niya muna yung taas. Sa habang patanda na patanda, sir, palaki ng palaki yung puno. Opo. Dati nga yung nabuwal ng sina? Yung bagyong Glenda. Yung mga yun tiglilamang kahon. Isang puno. Namatay na yan? Nabuwal eh. Sa lakas ng hangin. Ito yung sinasabi mo, ma'am, na dapat may kanlong siya na at, nyog. Ayan, kung titingnan nyo yung pailikit, di ba na ano? Ito yung puno, may saging na paikot. Ayan yung mga bagong nyug na pinalit. Ayan yung mga paikot ng puno. Pero meron doon mas maganda example. Kitang-kita yan na talaga. Isa o dalawang talansonis na puno.
nakapaikot ay apat na nyog. Ito yung sa kay Kuya Ivan eh. Pwesto. As. Yung okay. Yung pangalawang kapatid ng Isel sa kanya. Ah, okay. Nasa tore na, no? Taas. Buti't walang nalalaglag. Meron naman po. Aksidente lang po. Na-aksidente lang po. Minsan naman po. Pero sa ngayon, wala naman po. Kaya hindi lahat pwedeng mamuti. Namumuti na lang sa onis. Dahil ang nilpis ng branches, malulutong pa. Kaya meron silang technique usually. Kumusta po presyo ng lansones ngayon, sir? Eh si isa lang may nakakalam dyan. Ayan, sumama. pag finance na. medyo mababa ngayon. Pero, ano daw po reason? Dahil... Madami? Nagkasabay-sabay. Nang ano, pero so far mabait naman yung budigero namin kasi yung budigero namin ano talaga siya imported fruits talaga ang ano niya, pero dahil parang blood compact na sa daddy ko, tinutulungan pa rin niya kami kahit bariyan na lang sa kanya itong lansones. Ano pa rin? Oo, hindi niya pa rin kami iniiwan. And sa labas maririnig mo parang 50 na lang yung ganyan siya, tinataas pa rin, nasa 80, 75 pa rin kami kasi alam niya na maraming minimaintain na obreros. Ganon kaganda yung ano, yung kung meron kang na-establish na relationship. Oo. Uh-huh. Importante. Yung kwan, hindi naman mapapaya sa quality, sir. Alam niya maintain yung quality. Mm-hmm. So, nagde-depend kasi Mr. Buddy ang sweldo ng mga obreros sa presyo ng lansones. So, pero so far, pag ganyan, kami ng kapatid ko, as much as possible, yung mataas ang ibibigay namin. Sa kaya, obrero. Kaya, nakakapag-maintain kami ng mga loyal na obreros. Imagine, wala kami, Mr. Buddy, pero nag-work. So, yun talaga. Tsaka yung sinasabi ito yung, kayo, ito yung maganda, ma'am. May farm ka, established farm, established ng father mo. Andito siya, kahit nasa abroad kayo, meron kayong trusted na tao dito. Napaka-importante nun. At saka yung sinabi ko nga kay Miss Cathy na alam nilang pag nagka-problema, walang iwanan. Yung like, yun ba, yung aksidente, ganyan. Halos lifetime mo tutulungan yan. Kaya talagang sabi ko nga, bakit kami nag-abroad pa ng ano, tatrabaho? Pero kasi malaki ang maintenance ng obreros. Hindi mo rin matitiis eh. Nang ano, pag may problema yung mga yan, family na eh. Hindi mo talaga, ano, minsan, pag nagko-compute ka ng pasweldo, kahit parang ano na nga eh. Ang kapatid ko, bait din eh. Nang ano, sige, taas mo na lalo ngayon, mahal ng bilihin. So, alam nila. Kaya, mahirap yan ha? Kasi yung iba, pag nag-harvest, lumilipad ang lansones kung saan lumalabas. Diba? Imagine, wala yung may-ari. Pero nag-work. So, yun ang isa. Yun ang... yun ang isang importante. Yun yung importanteng sekreto. Walang iwanan. Maraming mag-a-apply niya. Wala na. Puno na. Sa totoo lang po. Yung tignan ano mo kahit ang layo na naabot niyo. Si Rino, alam niya, yung halos yung kinikita namin sa nyog. Halos sa obreros lang napupunta. Kasi pag may problema, may patay, may sakit. May sakit. Maasahan nila. So yung tinatabi mo na kita, pang ano yes, rin, yes. Pabalik din sa mga tao sa emergencies. Sinasalin. Patingin kuya yung quality ng ano niya? Native pa rin yan, direct. Oo. Ganda. Ay, may pumutok. Ay, hindi. Tikim tayo.
you. Masarap yung ano niya, mix ng asim at tamis. Yes. Yan yung ayaw mong bitawan eh. Brown na yung daliri mo. Magiging brown yung daliri sa dagta. Pero maliliit po. Maliliit. Medyo maliliit eh. Pago din na kasi halos eh. Saka yung sa ngayon sa init, kaya hindi masyadong lakihan. Ang dami ng mga parang, ang tawag sa akin bitungol, yung maliliit, yung katulad nun. Hindi na kukunin yung maiiwanan na yun. Kasi hindi nalalaki yun eh. Yung nasa puno na yun. Apo. Usually humihilab eh, pagka maganda ang panahon, parang halos ganito kalalaki lahat. Eh ngayon ang daming maliliit dahil sa kulang ang ulan. Yan yung kita tatanggalin pa to. Yung ano, bitungol ang tawag eh. Bitungol. Yung ibang ano, may-ari, yung bitungol, pinagbibili pa rin nila yan. Pero yung mga bitungol, at the end of the day, pinagbibili ng mga tauhan. Kanila na yung kita. Ganun ang naging palakad ng tenants ko. Bitungol at putok. Bitungol at putok. Kasi yung iba, ano, ibang may-ari, gusto nila, okay. Kanila pa rin yun. Ito, sa mga obreros yun. Yeah. Kaya lang, paminsan, pang-inom nila. Pwede na, kaya sa bunuti nila sa sweldo nila, di ba? Yung sweldo para sa misis. Oo, yung sweldo. Yung bitungol, pang-inom. Matamis ba po ba? Ano? Matamis. Ah, sige po. Bahala na si Kating Jan, yung duko naman. Duko tayo. Aliyato. Ito yung magandang example. Canzones, nyog, nyog, napapat na nyog, yun apat, paligid siya ng apat, tapos saging katabi. Nakatulog to, hindi na yan, yan yung bitong, wala na yan. Pagka maganda ang bunga, halos konting-konti yung naritirang ganyan yung bitungol. Halos isang bunga, no? Tsaka hindi na yan, wala na yung buong buwig na yan. Malulunot na lang. Bigay na sa mga ibon. Masa niya yung kalaban niya yung paniki. Di ba nakita kanina nung... Ito, pinagkakainan ng paniki eh. Yung prutas. Ito, yung isang kalaban. Sige, ito yung duko. Ayan. Ito ang duko. Ayan ang duko. Pero tatlong pwesto lang meron tayo niya. Tatlong pwesto. Ang isang pwesto, ilang hektarya po? Ito 2.5. Ito po, mga 2.5. 2.5. Maganda talaga orchard pag na-establish mo na. Waiting ka na lang. Yun yung sabi nila nga, yung native na Lansones. Low maintenance. So ang nangyayari, pupunta dito pagka nagbunga na, magkiklin ng paligid. Tapos magpapatabas. Tsaka magpapaaminingas. Ano po yan? Yung mga langgam na pula. Ah, okay. So kawawa kasi sila eh kapag hindi ka nagpaaminingas. Oh. So bago mag-harvest, magpapaaminingas. Tapos siguro mga 'di ba kung tayo nag-harvest tayo ng mga August, September, October, nagpapatabas ka, nagsisimula ka na magpatabas ng June, 'di ba? Ng mga 1.5 months siya nagpapatabas. At saan yung lumalago yung ano nito, yung damo talaga dito? Hindi ka nagpatabas halos, hindi mo kita to. Then, dalawang beses, dalawang maintenance, yung dapo. Ang dapo niya yung mga vines na pumupunta sa taas. Ah, yes po. So, mga bandang January, February, nagpapadapo na tayo. Tapos,
para matanggal at magtuloy yung malakas maka ano rin yun. Kasi pag meron nun, di natatakbingan yung puno. Hindi yung nagsisimula yung mag-explore ng panibagong mga sanga. Oo, oh, I see. So, medyo malaki-laking gastos namin yung dapo. Magpadapo. Yun. Magpadapo. Ang dapo is tanggal ng vines. Pagkatapos? Pagkatapos ng harvest? Mga January. January, February. Meron din kayong pruning, sir, after harvest. Wala, walang pruning yan. Ah, wala. Yung talagang hintay lang yung mga vine para malinis lang siya. So kusa na siyang mga namimisala ng kabagla. Ah, ito. Tinex ko po sa inyo na kailangan sinira yan ng paniki. Paniki. Yung maliliit na paniki. At kaya niya umubos ng isang buong pwesto ng isang sang gabi. Talaga? Ito, may tama lang dito. Laban mo magnanakaw at saka ano eh. Yung kabag. Pero since ang kapatid ko, tinigasan niya kapag pag nakahuli na magnanakaw, dinadiretso talaga yung kaso. No matter how much yung nanakaw, dinadiretso niya para nadala. Di ba na? Pero may mag-aalaga pa rin kami. Bawat pwesto, may mag-aalaga. So, itong banana, kumikita rin po ito? Or... pang ano lang, pang intercrop, ay pang shade lang. Naging system din ng mami na. No? Sige, ikaw ang mag-explain. Ah, sige kuya. Ano kasi Mr. Buddy, ang sagi ang ginawa ng mother kong isang incentive niya. Shares, nagtatanim siya ng saging shares sa... Ah, share. Kuya, ano ulit pangalan mo? Sorry. Rino po. Rino. Ah, si kuya Rino. Ayan. Pagkaalis po ng labor, hahatiin po namin. Po. Yung saging? Ha, po. Pagkaalis po ng labor niyan, hatiin po namin. Kung halimbawa po ay 5,000, take 2,500 po kami pagkaalis po ng labor. Ah. Sulit ko po sa kanila yun. Dagdag sa'yo na yun? Income po. Yung kalahati, yung po aming pinag-usapan. Kaya po nung nawala po ang Chulodi at saka Chedi, pinag-usapan po namin nila ate. Sabi, hindi. Kung ano yung pinag-usapan nyo ng mami at daddy, ganun yun pa rin namin. Apo. Bukod sa monthly sweldo. May monthly sweldo ka pa. Apo, meron po po. Tapos iba pa yung share mo dun sa harvest? Apo, meron pa rin po. Aba. Ikaw na. Ikaw na. Pagkasalan sa onis, pag gusto mo yung bunga, hindi na halos wala ng tulog eh. Oh, wala pa, actually, wala pa siyang tulog. Wala ka bang tulog? Ngayon. Palagi nagagala yan. Kagabi nagtatest kami. Kuya, lahat ng area. Yes, siyang... Pupuntahan mo lahat, ikaw yung pinaka-boss. Yes. Pero bawat pwesto, Mr. Buddy, may tao doon. May tao na nag-aalaga. Ayun oh. Sige doon sa pagkukumparaan. Pero siya yung pinaka-lead. Lead sa lahat. Sa kanya ang report. Ilang areas ba lahat yan, kuya? Yan po. Ilang areas lahat yung iniikot mo? 30. Ilang po lang 40? 40 doon po. 40 na areas? 40. Alam na. Alam na. Tikman natin yung duko. Talagang... ang linis talaga ng duko. Pakita mo yung duko. Ito, medyo mga matamis-tamis. Ay, dito, sir. Yan. Meron pa naman may allergy sa kagat ng langgan. Isa lang yung kagat, dumadami. Panis na, malay. Sabi niya, dayo. Dayo to. Sabi niya, siguro, tandaan yung tikim lang. Solis namin. Sarap talaga ng duko. Gusto niyo po ang duko? Gusto ko rin. Sabagay, lahat naman po yan. Basta lang sa honest, huwag lang yung Davao. Opo. Bakit, Dad? Maaring! Pang-sinigang. Ang Davao po kasi, kahit ganito na pong maputi siya, pero maasim po. Yan po ang pagkakaibang ikukumpara dito sa native at saka po ganito ang duko. Yeah. Sulit ang lasa niya, pero pagka po yung Davao. Masin po talaga. Baka nga pwede. I-try nga yung pang sigang. Hindi, meron daw resto na ginagamit yung lansones ni Mariana. Pang sigang. Hindi, ang alam ko yung watermelon. Hindi, meron. Lansones may nagpwento eh. Okay, sir. Saan po tayo next? Pakita mo natin pilihan nila. Ayan. Paano nila dadalhin pa doon. Kasi lalagay sa box. Kasi ang request sa amin. Ang sa bodega, dati kasi nasa kaing. Ngayon box na. Oh, yun yung signature nung bienang ko dati. Yung kaing talaga na may saan ng saging. Mga 40 kilos yun.
Pero nag-request ang bodega na ikaw na lang na 20 kilos. Tapos box na, sir. Box na. Ito yung mga hilaw ko. Dami pa lang nag-harvest dito sa ano? Duko. Pagpunta ko kanina mga kasabi ko ba? Ayan o, linis na linis ng kaya ng paniki. Wala tayong magagawa, nature. Give and take. Kaya lang, minsan talaga, pagka yung, lalo na yung pahuli ang lansoon is, yung ikaw na lang. Ikaw din lahat pupunta ng panike. Pag dinahan na, kaya madali yan yun eh. Magsisimula alas 6, minsan nag-overtime, alas, kahit madilim na naglilente. Pagpuputi kasi, pag dinahan na ng kabagyan, bukas wala ka ng laman. So dito ko pa rin, kabayo pa rin nagdadala dun sa pick-up point. Nakabalik na tayo. Ito lang pilihan nila. Ayan. Ito yung quality. Sword. Ay, naka-sword na rin kuya. Ito na yung ano, yung bitungol. Pero alam mo, matamis yan. Yung bitungol. Kailangan talaga ng sorting. Dinis. Ay, oo nga. Ito pa yung local, no, sir? Iba? Iba yung kulay? Ang laki pa yan, ah. Ang tungol na yan. Titip po ba yan? Tinitip. Oh, tinatanggal talaga yung maliliit. Nakatapa po eh. Hindi 22, 23 po. Tapos po. Okay. Ah, tagal na po kayo rito? 23 po. 44 po. 23 years na kayo dito. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.